Psalms of Communal Lament. Nakuha na natin yung individual lament. Alright, a little review, yung mga uri ng salmo. Yung hymn of praise, check na natin yan. Individual lament, check. Thanksgiving, hindi pa. Community lament, ngayong gabi. Royal psalm pa. And the other literary styles, o literary genre. Messianic, hindi pa. Pilgrimage psalm, atonement psalm, penitential psalms, imprecatory or cursing psalms, wisdom psalm, check. So, communal lament, lament psalms, yung communal lament psalms, no? They express deep sorrow for the travails, yung kahirapan, yung dinaranas, na dinadaanan ng na paghihirap ng isang bansa, a nation, of course, we think of Israel here, ancient Israel, or a group, maybe a certain religious group in ancient Israel, asking for God's blessing, okay, at siyempre, intervention, communal, because most often, or they use yung plural, first person plural, no? We, us, we, us, tayo, no? Or kami. Alright, Psalms, itong mga salmo na ito, no? Itong communal lament, no? Sabi nila na na-compose, no? O dinasal, sabi na lang natin, o na-compose o dinasal, following major natural disasters. Nabanggit kanina yung storm. Well, ibang klaseng storm ang Middle East, mga kaibigan, di ba? Sa mga galing dyan, alam nila yung Sirocco, yung Hamsin na tinatawag sa Arabic, no? Yung bagyo na walang tubig, walang rain, pero buhangin, no? Hamsin, anong mas gusto nyo yun? Yung tubig ang na may hangin, o yung Sirocco, yung buhangin na diyan ng hangin, mas both of them ay disastrous, no? So natural disaster, marami pang natural disasters sa listahan sa Biblia. Plague, alam natin yung plague, yung salot, no, example na lang doon sa panahon ng Exodus, oppression ng mas malalaking bansa, of course, wars, giyera. Surrounding nations, Babylon, Persia, Greece, and of course Rome. Baka naisulat na yung salmo nung sinalakay sila, nilusob sila ng the Roman Empire. No? All right. So that is the background or context of these psalms. Speaking of natural, ano bang sabi natin kanina? Natural disasters. Well, kamakailan nga, nagkaroon ng earthquake sa probinsya namin. 7.0 or 7.5, 7.0. Earthquake sa Biblia, well-recorded, mga kaibigan. So, kung well-recorded, ibig sabihin talagang matindi siguro ang pinsalang nangyari. Kasi well-remembered yung earthquake. You read yung book of Amos, Prophet Amos, nabanggit natin lang ito kay Amos, Prophet Zechariah, and Ezekiel, these three prophets na pag-aralan natin noong nag-aaral tayo ng prophetic literature, prophetic books, they explicitly note an earthquake. And by examination and study of scholars, sabi nila, roughly, this is an 8th century earthquake, 760 before the Common Era or BC. So, ito ba recorded? 8th century before the time of Christ, sabihin na lang natin, before the Common Era, tandang-tanda nung mga propeta na ito yung nangyaring malaking siguro talagang grabe ng na lindol, no? In fact, itong writer na Josephus, ito yung Jewish historian na ang marami siyang sinulat, at
pinag-aaralan yan kasi contemporary ng mga New Testament writings itong panahon ni Josephus, 1st century AD. So, meron siyang commentary doon sa earthquake sa Amos, Zechariah, and Ezekiel. Sabi niya, nangyari yung earthquake na yan dahil sa kayabangan ng hari noong panahon na yan. Yan si King Uzziah. Yan yung interpretation niya. Narinig pa rin natin yung similar interpretation, mga kaibigan, di ba? Nung dumating yung earthquake sa amin, ang sabi ng iba, malas talaga, no? Sabi nila kasi meron daw namuno o pumunta doon, parang ganoon. May so di ba na-associate natin sa natural disaster sa in a form of punishment. Kanya nga lang, bakit naman yung mga inosenteng tao kasama pa yan sa punishment na yan. So, anyway, that kind of understanding, matagal na yan, no? Na yung isang natural calamity na nangyari, lalo pag matindi, ina-associate yan sa, ang dahilan dyan ay dahil yung pinuno o leaders, mga corrupt o talagang matindi ang hindi nila paggalang sa Diyos. Na-identify ng mga archaeologists. Yung pinag-aaralan din nila yung earthquake kasi nga mahalaga yan sa history ng earthquake. Ma-identify mo yung mga faults. So, yung archaeologists sa Israel have identified a place in Galilee area, the Jezreel Valley. In the Jezreel Valley, that's in the Galilee area. Yung Tel Agol, Tel is a hill, burol, no, ito, and excavated it, na-date po nila yung mga remain scientific, ang archaeology ay scientific yun, science yun. So, na-identify nila yung mga remain, material remains, and they are saying na it could have been yung remains nung earthquake na nabanggit ba ni na Amos ni na Ezekiel at Zechariah, but in a much later time kasi nga yung mga libro na yon some of them were really written very late and edited very late. So ito yung sample. You can get it from the internet. Tel Agol. I-google nyo lang Tel Agol. No? And you are shown yung mga excavations ng mga archaeologists identifying na yung signs of earthquake sa habitation na ito ay bear pointing to that biblical earthquake. Okay. Let's proceed, brothers and sisters. Began six parts of communal lament. May anim na parte ang communal lament, no? Number one, yung address. Ina-address niya siyempre directly to God. For example, sasabi niya, "Hear me, O Lord." Yan. And then, second part, ito na yung complaint proper. Ito na yung panaghoy o pagsusumbong sa Diyos. Lament proper. A description of the occurrences for which the people are requesting assistance or rescue. So, ito na yung pinaka-main ng lament. Then, number three, hindi nag-e-end ang lament sa complaint lang, pero may element siya ng national confession of trust. Yung bansa ay pinapahayag niya, no, pinapahayag yung tiwala niya, no, sa Diyos, no. Statement showing the nation's belief in God, na papakinggan sila ng Diyos. Okay? And then number four, petition proper.
panalangin. Ano nga ba ang gusto ninyong mangyari ng bansa? Usually, very specific statement of what people want God to do. Panginoon, pagkalooban mo kami ng tagumpay. Ganyan. No? So, clear or specific statement of petition. What the nation or people na gusto nilang gawin para sa kanilang Diyos. Then, number five, merong exclamation, yung pagbubunyi, no? Ipagbunyi natin, ang misteryo ng pananampalataya, pagbubunyi ng na sigurado na papakinggan sila ng Diyos. No? The psalmist's prayer has been or will be heard by God. Yan. And last but not the least, syempre, depende sa how you interpret the psalms, but basically, mayroon siyang anim na elemento sa kanyang struktura, yung vow of praise. No? Manunumpa na magpupuri siya sa Diyos, papakinggan ng panalangin, and portion of the lament where the people promise to offer thanksgiving once seeing God's intervention. So, merong national lament, no, na mag-e-end sa national praise. Yung bansa na nanaghoy together as nation, no, in sorrow, in the addressing God, no, bakit ganyan yung ginagawa niya sa kanila, and then ang ending niya ay nangangako na pupurihin ng buong bansa ang Diyos. So, maganda yung balangkas ng salmong pang pamayanan, no, o pang sambayanan, no, communal or national lament, no. All right, ito yung mga na identify na communal lament psalms, no, 12, 44, 60, 74, 79, 80, 85, and 90. Yung examples of communal lament psalms. Dito tayo sa Psalm 44, ang main psalm na pa na papag-aralan natin ngayong gabi, o to make you maging familiar sa psalm na ito. Okay, so without further ado, address. Then yung address. God, sabi niya, we have heard with our own ears. Our ancestors have told us the deeds you did in their days with your own hand in the days of old. So, dinidescribe, pagkatapos yung address, no, in-address niya yung God. Eh, marami tayong pamamaraan ng pag-address sa Diyos, di ba? Mga depende na sa how intimate, sometimes it speaks of your intimacy with God, no? Eh, dito ay sinabi lang Elohim, sabi lang Elohim, God. Pwedeng sabihin ng iba, my God, no? O our God. Pero kasama noon ay yung description mo who God is. Okay? Na yung pag-describe nila sa kanya ay ano na rin, pag meron ng kasamang pagpupuri. No? No, dito ngayon, pinag-aaralan ng mga theologians na gusto nilang malaman, ano kayang tingin nila sa Diyos nung unang panahon? Yung theology na tinatawag. No? How do they describe God? Di ba? So they will understand better yung understanding of God in those period of time, in the ancient world. No? Kasi makakatulong sa pag-iintindi natin sa Diyos, so nagre-reflect din minsan yung pag-intindi natin sa Diyos, similar sa pag-in o nag-develop, no,
yung pag-iintindi natin sa kanya ngayon. So, tingnan niyo yung ano na, kanyang ano, powerful yung God. They are addressing God to be a powerful God. Simula pa nung mga ancestors nila. No? So, God was already intervening yung noong unang-unang panahon pa. No? May kasaysayan na ng Diyos na tinutulungan niya ang mga ninuno ng Israel. Ang mga their forefathers, foremothers. So, hindi bago. Kaya kung tumutulong siya at simula pa, ay dapat tutulong din siya ngayon. Yan ang point nila dyan. At the deeds you did in their days with your own hand. Now, metaphor. Pagdating sa mga salmo, very rich in metaphor. No? Metaphorical terms. So you have to be pay attention to the language of symbols that are being used. No? Sometimes yung language of yung symbols nila might not be the symbols anymore today. Di ba? Kalimbawa, I'll give you an example. Pag sinabing heart sa Biblia, pag hindi ka aware dun sa symbol, ang unang mong isipin heart, yung seat of emotion, yung nagmamahal na heart. Pero, ang heart yan sa kanila, sa biblical understanding, seat of intelligence. Ang puso ang nag-iisip. Yan. Kaya, you should be very careful. Do not think na do not equate na yung mga symbols na natin ngayon na ginagamit is the same sa Biblia. Might be the same or similar but not necessarily. So, yung hand, with your own hand, ibig sabihin, metaphor yan ng power. Sa Biblia, pag sinabing hand, no? Kaya nga, anong hiningi ng nanay ni na Santiago at Juan, di ba, na doon sila sa kanan at kaliwa, no? Hand meaning power, not literally maupo doon sa kanan, maupo doon sa kaliwa. Yung it's the sign of hand is the symbol of for power, no? Kapangyarihan, no? Kaya ginagamit din natin 'yan, yung hand, pero maraming ibig sabihin ng hand sa kwan sa lengguwahe nating na Pilipino. Pag sinabi mong kamay, 'di ba? Makipagkamay ka, sign of kwan 'yun, interrelationship, not necessarily power. Pero sa pag sinabing hand of God, of course may kamay ba ang Diyos? Siyempre. Ano 'yun? Diyos 'yun, He does not need a hand. Hindi katulad ng tao 'yan, no? Yung Diyos, nag-incarnate, yes, but you think of God, he is not bound by human organs, and hand, feet, or eyes, no? So, gagamit ng metaphor na yung hand means power. No? So, simula pa, itong Diyos na ito, pinakita niya ang kanyang power, no? Sa kasaysayan. Then, number two, ito na yung lament. No, proper, no? Sabi ng community, of course mayroong tagapagsalita ng community, pero speaking in behalf of parang prayer leader, kumbaga lector o commentator, ano ba siya yung namumuno, presider, of course in the name of the community or nation. But you have rejected and disgraced us. Yun na. Okay? Tinulungan mo, walang question, walang kaduda-duda na simula't simula pa sa kasaysayan ng aming mga ninuno, yung kamay mo na makapangyarihan nandyan na, no? Ngayon, now, ayan, yun na yung makikita nyo yung kwan, now,
You have rejected and disgraced us. You do not march out without army. So parang may giyera, no? Parang may giyera, and these people, the nation expected God to give them victory, no? Hindi sila matatalo. Kasi nga, tinulungan niya yung Panginoon nila simula't simula pa. May kapangyarihan siya. Eh bakit? Bakit wala na siya? No? So, ko-complain talaga yung mga tao. No? Sila ay, kumbaga, may karapatan silang mag-complain sa Diyos. No? You make us retreat before the foe. So, may war talaga, no? Sa halip na abante sila, wala na silang magawa, no? Retreat, no? Matatalo na sila, and those who hate us, war nga, plunder us at will. Diba yung ganyan sa giyera? Na yung talo, yun yung nanakawan, kukuhanan na kung ano, di ba? Well, you just read the wars of the antiquity, no? Pati babae nila, kinukuha, no? Nire-rape, ginagawang alipin, no? So, and so forth and so on. So, plunder. Plunder, tawag yun. As at will. No? Walang kagatol-katol. You hand us over like sheep to be slaughtered. Not the metaphor, no? Ginagamit din ito na sa Prophet Isaiah and in the Gospels na para daw silang tupa na dadalhin sa katayan, no? Scatter us among the nations. Yun na nga, pag natalo ka, kukunin yung ano mo, isa pa yung mga kalalakihan siguro, puputulan ng paa at kamay. May mga ganyang images po nung mga panahon na yan na nandun sa mga palasyo ng mga hari na preserve, no? Sa Nineveh, Babylon halimbawa, pinuputulan nila yung kwan, yung mga natalo sa giyera ng mga lumaban, ng mga armies, putol ang paa, putol ang kamay. Bakit? Eh hindi na maka gamit yan ng sibat and pana. Hindi na, wala nang sword, hindi na maka ano nang hindi na matakbo. In short, kasi foot soldier yung mga ano diyan, yung mga armies, no? So, and scatter among the nations. Ibig sabihin, siguro kukunin nila yung mga babae nila, kukunin nila mga asawa nila, dadalhin na sa iba't ibang parte na kung saan yung mga bansang nanalo o tumalo sa nila, edi kunin nila lahat yung gusto nila. So, you see the you have to, sa mga salmo, very graphic yung mga description nila. Then, you sell your people for nothing. So, ina-accuse na talaga ang Diyos. Talo kami dahil ikaw mismo, hindi ka na nakialam. At wala ka lang pakialam. You rejected us. No? So, kung nilako kami, no, kung meaning they already pinamigay dahil sa iyo, imagine directly accusing God, huh? You sell your people for nothing, you make no profit from their sale, you make us the reproach of our neighbors, kinatawanan na kami ng ibang bansa, mockery, scorn of those around us. Siyempre pagtatawanan ka na, di ba? You are a gloating over the loss of the nation Israel. For example, kung siya man yung pinapatunguhan dito, it's clear that it's about Israel as the nation. So, di ba ang sakit nun eh? Sakit. Lalo nung, for example, yung experience natin nung last election, di ba? We all pray and think that God will intervene, and no. So we complain to God. We have the right to complain, no? Because even our
our relatives, friends, and who na magkaiba yung isip niya kaysa atin, iba yung political leaning nila, eh, pinagtatawanan na tayo. Yan. You make us a byword among the nation na pinagtatawanan ng mga bansa at people shaking their heads at us. Shaking his head is a sign of symbol of not disapproval, pero mockery. You remember yung nasa cross ang Panginoon, di ba? They wagged their heads, they brought out the tongue, nilabas ang dila nila, and they shake their head. Pag shake ganyan ngayon, lalo sa India, ibig sabihin affirmative, di ba? Magkaiba eh. Pag gumanon tayo, yan yung yes. Pero sa India, mga Indians, pag gumanon sila, yan ay yes. Hindi yan no. Eh, kaya magkakaiba nga, sabi ko, magkakaiba. So you have to be very careful sa mga symbols being used. No? Okay. So talagang napahiya sila ng hosto. All day long, my disgrace is before me. So makita nyo yung, this, may salmista eh. Merong tagapagsalita in the name of the nation. Kaya naging my disgrace, pero our disgrace yan, no? Speaking in behalf of the rest, has covered my face. No? My disgrace is before me. Shame has covered my face. Honor and shame, yung napaka matinding value ito sa ancient world. No? Hanggang naman sa Pilipino, di ba? Honor and shame, yung meron tayong kasabihan, no? Okay lang, pag hindi mo ako mahalin, wag mo lang akong pahiyain, something like that, no? Okay lang na you do not love me, you don't have to love me, just don't shame me. Kasi honor and shame culture ito, eh. No? So, mas matindi pa kaysa wound, physical wound. Di ba minsan yung karanasan natin, mas maganda nga nasugatan ka na lang kaysa napahiya ka. Yan. Are the sound of those who taunt and revile, yung mga nanunukso sa kanila, nangangantsaw, at the sight of the enemy and avenger. Eh yung Diyos, tinitignan nila sila na pinapahiya. No? At the sight of the enemy of the devil, nandyan, kulang na lang pumapalakpak ang Diyos na sila'y napapahiya. Yan. If this has come upon us, though we have not forgotten you, so, hindi naman ka naman namin nakalimutan, hindi kami naging suwail o naging unfaithful na hindi kami sumunod sa tipan, covenant. Hindi kami disloyal to your covenant. Anong dahilan na paparusahan mo kami na gato, na you allow this kind of embarrassment and suffering? See, and so, bakit ganon? See, yung pwede mong sabihin, napaka prank ka naman ng mga taong ito, napaka kung ano, wala namang paggalang sa Diyos. No, 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 no. You think of this way, dahil very intimate yung relation ni God at saka yung Israel. So, yung Israel, they can express yung damdamin nila, yung hinanaing nila. Pwede silang magtampo, sabihin na lang natin, sa Diyos. Yan yung yun yung sinabi nung nanay ni ano ni itong yumaong ano face ng social Catholics media and social media, yan si Miss Ilza Reyes na parishioner ng Sacred Heart. Nilibing kanina this morning, di ba kilala niyo ho yun sa programa ng dating DGMM at other religious programs. Nandyan siya all around.
Noong gabi na after the cremation, pumunta kami sa bahay nila, hinintay namin to accompany, to be with the mother. Kasi alam namin na is the most kumbaga they would need accompaniment. So andun kami tatlong pare, we waited until they arrive carrying the remains, cremated remains of Ilsa. So kita niyo na lang na very hindi lang dramatic pero kuno emotional ano. And the mother was saying, the mother, Father, gusto kong magtampo sa Diyos. Sabi niya. So, that, yan yung naiwan sa akin, ano, yung word na ginamit niya. Na, gusto kong magtampo sa Diyos. So, sa ating mga Pilipino, kasalanan magtampo sa Diyos. Kaya iniiwasan natin yung magtampo sa Diyos. Sasabihin niyo, maghunos dili ka. Dapat maniwala ka. Pero sa Salmo, hindi bawal at hindi kasalanan ang magtampo sa Diyos. Tanungin niyo rin kay Pastor Rico sa kanyang pag-aaral ng Salmo, yan din ang sinasabi niya. It's okay not to be okay. No? Pwede mong, yan na nga mga Salmo eh. Yan yung ang nilalaman niyan ay mga damdamin ng mga tao. No? So itong buong bansa nagtatampo sa Diyos sa kanyang pinaggagawa sa kanila, no? So matapat-tapat naman sila eh, bakit ganun ang nangyayari sa kanila? All right. Then continue yung pagtatampo. Our hearts have not turned back, nor have our steps strayed from your path. Same point, no? Na loyal sila sa covenant. Yet, yun na naman, but yet, you have left us crushed, desolate in a place of jackals. Wala tayong jackals sa Pilipino, no? Pero itong si Job, may parte dyan yung sa libro ni Job na sabi niya, nagko-complain din kay God eh, doon na ako sa considered me like a jackal, sabi niya. Tingnan niyo sa internet ang jackal eh, ito yung mga asong gubat na mababangis, no? Iniwan daw sila doon sa lungga ng mga asong gubat, mamamatay talaga sila, no? Talagang these jackals will rip them alive, of them alive, no? And you have covered us with the shadow of death. So that's the parallel. Nakita nyo? Place of jackals, shadow of death. Yan yung parallel niya. So, nandiyan ka sa place of jackals, hindi mo yan i-domesticate at gagawing pet yung mga jackals. Baka si Tarzan lang pwedeng gumawa niyan. Pero talagang you are already sa shadow of death. If we had forgotten the name of our God, stretch us our hands to another God. Could you imagine? Kung sabi ng bansa, community, kung nakalimutan ka namin bilang Diyos namin, that's the meaning of the name of our God, then gamitin mo yung kapangyarihan, stretch out your hands, power, para doon na lang kami ilagay, ipagsambahin yung another God. Imagine to go to another God is death sa Ten Commandments at saka sa libro ni Moses. Pumunta ka sa magsamba ka sa ibang Diyos, equivalent to death and disaster. Diba? Nakita yung golden calf nga, yung panahon ni Moses. So, parang sinasabi nila, dalhin mo na lang kami doon sa kamatayan namin. Yan. Sa ikamamatay namin. Alright. Would not
God have discovered this, God who knows the secrets of our heart. But hindi mo alam yan? Alam mo nga ang sikreto ng aming pag-iisip, heart, ha? Heart. The secret of our mind, kung anong iniisip namin, alam mo. So, dapat alam mo na ganyan ang mangyari sa amin. No? For you were slain all day long, considered only a sheep to be scattered. Na, wala pong you yun. That's a mistake. For we are slain all day long and considered only as sheep to be slaughtered. Yun na naman. Bumalik na naman yung metaphor. Na, todas na kami all day long. No? Dahil sa kapabayaan mo sa amin. Eh, pagsusumbong, ha? Talagang matinding pagsusumbong. Direct to the point. No? Okay. Yes, magsusumbong. No? Pero strange na yung bansa, in spite of that, naipapahayag pa rin nila ang kanilang tiwala. So may elemento ng confession of trust, yung lament, communal lament. No? Although yung ibang lament, nag-e-end talaga sa lament lang. Nabanggit ko noon eh, nung nag-diniscuss po natin yung lament, hanggang lament, wala nang mga praising na yan hanggang doon. Okay, may mga salmong ganon. Pero itong salmo natin na Psalm 44, nasunod niya yung anim na elemento. Okay, National Confession of France. You rooted out nations to plant them, crush peoples and expel them. So, dinidescribe niya yung power of God over nations, no? Okay? Kasi dito yung uumpisahan niya, ipapahayag yung pagtitiwala niya. Not with their own swords did they conquer the land, nor did their own arms bring victory. It was your right hand. Ayan na. Your own arm, your own power, the light of your face, for you favored them. No? So, makapangyarihan ka. So, pinapahayag nila yung kapangyarihan na dahil dito ay magtitiwala sila na gagawa siya ng paraan para matapos, para mahinto ang pagdurusa nila. Imagine, we are in the context of war nga sa giyera. No? Okay. Number four, yung fourth element, the petition proper and motivation. Ano yung petition nila? Command victories for Jacob. And that's another word for Israel. No? Ikaw ay ang hari namin, you are our king, and our God. No? Therefore, command victories for Jacob. So, clear yung statement of petition nila, kung anong gusto lang gawin nila ng Diyos para sa kanila. No? Padalahan mo kami ng tagumpay. Kailangan namin ngayon. No? Then, number five element, yung pagbubunyi ng kasiguraduhan, ng katiyakan na gagawin nga talaga yung ng Diyos. So, you have brought us victory over our enemies. Shame those who hate us. So, talaga, yun, parang pinakinggan na ng Diyos ang kanilang hinanaing. No? You have brought us, nasa perfect tense na siya, you have brought us victory over our enemies. So, kahit hindi pa nangyayari, yung victory na yan, sa tingin nila, tapos na. Tawag natin dyan ngayon eh, claim mo na, kumbaga may nagdasal, no? Father, pagdasal mo nga ako ng ganito. Oh, sister, i-claim mo na yon. Yes, Father, claim ko na. Ibig sabihin, sa mind mo, sa ano mo, convince ka na mangyayari, na didinggin ng Diyos certainly ang iyong prayer. Dahil claim mo na. Yung word na claim. Dito ko lang natutunan yan eh. Sa mga yung claim.
Okay. Alright. So, na-claim na nila, you have brought us victory. Perfect tense, no? Shame, past tense, or perfect tense. Those who hate us. Then, vow of praise. In God, we have boasted all the day long. Your name we will praise forever. So yung pangako na ipagyayabang nila o ipagpupuri nila sa ibang tao, sa ibang bansa, magpakailanman ang Diyos, ang pangalan ng Diyos magpakailanman. At syempre, ending with that Hebrew word, Selah.